Muli po ay good morning sa inyo lahat. Good morning. At purihin at din pasalamatan ng Panginoon muli sa pagkakataon po na kanyang ibinigay para tayo po ay manamba ngayong umaga. At narito po tayo sa Bethany Baptist Church Cubao. At ito po kasama natin mga face-to-face worshipers. At morning po sa inyo lahat. Morning po sa ating mga online viewers. Alam ko po nariyan kayo. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi po maaaring abroad pa. Kaya nawa po ating po panamba ngayon ay maging tinidakila sa harap ng Diyos. Bigay po ng kaluguran sa Kanya at maging pagkapala po sa ating lahat. Ating pong tema ngayong umaga ay po sa ating aralin ay ano ang ating ipagmamapuri. Yan, no? Sabihin po niyan, pag dumating po ang Panginoon Jesus, ano bang ating maaring iharap sa Kanya? Kaya nawa yan po yung maging hamon at pagsusog po sa ating panampalataya. Sa ating pagkatuloy, tayo pwede dumako sa ating inihandang prelude. Maraming salamat po. Thank you.
Purihin ang Panginoon. Tayo po ito mga lahat. At ating basahin po ating pong teksto para sa ngayong umaga. Ating pong paksa ay anong ating ipagmamapuri? Hango po sa 1 Thessalonica, Kapitulo 2, 19 hanggang 20. Ating basahin po ng sabay-sabay. Aking munang basahin po sa English, tapos basahin po sanin sa Pilipino, Tagalog, sabay-sabay. Sabi po sa 1 Thessalonica, 2, 19, 20 sa English po. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For you are our glory and joy. Sabi sa Tagalog po, sapagkat anong aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri, di baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Kristo sa Kanyang pagparito? Sapagkat kayong aming kalulatian at aming katuwaan. Naway pagpalain ng Panginoon, pagbasa ng Kanyang salita, habang tayo pinakatayo, tayo pinumako sa saling katahimikan, at iyo po ang ating ulo, at hiling sa Panginoon, muli ang pag-usurin ating sarili, ang pagkapatawad ng ating mga kasalanan, at muli po ating isuko sa Panginoon ang ating buong puso, isip, diwa at pagkatao, habang tayo patuloy sa ating pananambahan. Salamat o Diyos sa pagkakataon na kami po ay muli nagtipo ngayong umaga. Muli amin pong hiniling ang inyong habag at awa sa amin. Patawarin niyo kami o Diyos sa mga pagkakasa at kakamaling nagawa. At awa kayo po ang maghanda sa aming buong isip, buong pagkatao, upang kami po ay lubusang makinabang sa panambahang ito. Nawa kami po ay mahamon mula sa inyong salita. At kaya rin, Panginoon, ang magalak at mapuri sa aming kalagitnaan. Nawa, O Diyos, kumera man sa amin, narito man sa physical o sa online, na wala pa katiyakan ng kaligtasan, wala pa siyang Jesus sa kanyang puso, di pa naranasan pong pagbabago na iyong ginagawa sa bawat tunay na manampalataya. Kaya, O Diyos, ang kumilos upang siya po ay inyong mahimok at siya magpasya na tumawag siya sa pagsisisi, pagitiwala at buong pagsuko na kanyang sarili. O Panginoon, pinupuri namin kayo sa inyong kabutihan, kaya nga pong kumilos at nawa aming mamalas po inyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. From the lines, Panginoon Kristo Jesus, Amen. Tayo po umawit sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Yon, good morning po sa bawat isa, sa mga miyembro at mga kapatid na dito sa ating pananambahan sa iglesia, gayon din po sa ating mga kapatiran sa kani-kanilang mga tahanan. Magandang umaga po, tayo po yung magpapasimula ng ating pananambahan ngayong umaga. Atin pong awitin, Christ the Lord is risen today. Christ has burst the gates
Amen. Tunay nga po ng ating Panginoon ay buhay. At meron tayong pag-asa, meron tayong pangako galing sa Kanya. Na once na lumisan tayo sa mundong ito, tayo po ay pupunta sa langit kapiling Niya sapagkat ang Panginoon natin ay buhay. Kaya atin pong awitin, dahil buhay! Kung bakit dapat tayo maging masaya, itibahagi po natin sa iba sa pamamagitan ng pag-aawitan ng Masaya Ako at atin pong batiin kamayan ang bawat isa na nandito sa ating congregation. Masaya ako't ang dahilan, kinuha ni Jesus ang pasan. May awit ng kagayahan, kinuha ni Jesus ang pasan. Minsan sasalay ako'y nabigatan, ngunit kay
kay Jesus may kapayapaan. Masaya ako't ang dahilan, kinuha ni Jesus ang pasan. Masaya ako't ang dahilan, kinuha ni Jesus ang pasan. May awit ng kaligayahan, kinuha ni Jesus ang pasan. Minsan sa salabuso'y nabigatan, ngunit kay Jesus may kapayapaan. Masaya ako't ang dahilan, kinuha ni Jesus ang pasan. Amen. Kung inyo na pong nabate at nakamayan ang bawat isa, maaari na po kayong magsiupong lahat. So muli po, magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po ba'y masaya? Amen. Mabuti naman po at masaya tayong lahat. Sapagkat dapat lamang na maging masaya tayo, sapagkat ngayon ay Linggo, pagkakataon natin para sumumba sa ating Panginoon. Diba? Kaya po, ipakita natin sa iba. Ilabas natin kung gaano tayo kasaya mamaya. So, munti ko na po kayong batiin kanina na Happy White Sunday. Kasi napansin ko, ang dami pong nakapute. Kala ko, ano eh, kung sa ibang bansa meron silang White Christmas, sa atin naman may White Sunday. Hindi po. Kidding aside, so nakakatuwa po makita ang bawat isa na nandito na naman sa ating harap, andito sa ating pananambahan. At nawa po'y pagpalain tayo ng ating Panginoon dahil dyan. Ngayon naman po, tayo po ay dadako sa mga announcements of activities ng ating iglesia. So ngayon po, ito ang ating tema. Ano ang ating ipagmamapuri? Ito po'y matatagpuan mamaya sa Thessalonians, unang Thessalonica, Kapitulo 2, versikulo 19 at 20. Pag-aaralan po natin yan mamaya. Ito naman po ang ating tema sa Sunday School, Death and the Intermediate State. Adult Sunday School class, March 3 and 10 ng 3 p.m. Tayo rin po ay nagkakaroon ng midweek service. Ito po ay ginaganap every Wednesday ng 7 p.m. dito po sa ating congregation. At kung hindi naman po tayo makakarating, pwede rin po tayong manood via Facebook Live. Sa March 17 naman po ang ating magiging tema, sino ang driver ng ating buhay? Diba? So para tayong pasahero pala, no? Parang pagtitiwala natin, binibigay natin kung sinong driver ng sasakyan na sinasakyan natin. Kaya po ang tanong, sino kaya yung nagda-drive sa buhay natin? Kaya malalaman po natin yan next week, Kawikaan, versikulo 3, kapitulo 3, versikulo 5 at 7. So nananawagan na naman po muli sa mga nagnanais na matuto mag-guitar. Sign up now for guitar lessons. So class starts on May 24. And para po sa makaragdagang mga information, approach lang po natin si Brother Junai. Siyempre, batiin din po natin yung mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan from March 10 to March 16. Happy birthday! Bukas, March 11, happy birthday, John Lloyd Imperial. Then March 12, Keisha Faith Burlaza. Mamalu, happy birthday kay Keisha. And sa 15 naman po, si Ana Lou Francisco. Ate Ems, happy birthday kay John Lloyd at saka kay Ana Lou. And happy wedding anniversary din po. Sa March 16 naman, Sir Alfonso and Ma'am Sheila Dator. So happy wedding anniversary po. Ngayon naman po ating tunghayan naman yung ating mga week in review, yung mga aktibidad na nagawa o nangyari noong March 3 hanggang March 9. Siyempre, last Sunday, tayo po'y nagkaroon ng Children's Ministry or BKBC. Ayan. Sa pangunguna po ni Kuya Timmy. Meron po tayong Children's Ministry para po sa mga kapatiran na nag-aalala, walang magbabantay sa mga anak ko, walang magbabantay sa mga pamangkin at apo ko. Meron po tayong Children's Ministry sa taas, kaya maaari po namin kayo makasama
dito sa ating pananambahan. Dalhin, pwede niyo pong dalhin sa taas. Sapagkat andiyan naman po si Kuya Timmy, si Ate Miles, at iba pang mga young people na tutulong mag-alaga ng ating mga chikiting. Siyempre, nagkaroon din po tayo ng Goyi Cubao Members Meeting with Ma'am Dada. Ito po yung touch point nila kung ano ba yung progress na nangyari sa Goyi Cubao, pagpapaalala at pag-encourage sa bawat isa. Then nagkaroon din po ng Middle Adult Fellowship. Makita natin kung gaano kasaya yung mga middle adult. Hindi mo pag-aalataan sa mga edad nila. Kasi ang kikengkoy ng mga post nila, di ba? Pero ganun po kasaya yung fellowship nila sa middle adult. Siyempre, nagkaroon din po tayo ng Youth Group Fellowship, Young People's Fellowship. Amen. Then, last week din po, ito yung ating Adult Sunday School sa pangungunan ng ating Pastor Evies. Death and Intermediate State, kamatayan at ang panggitnang kalagayan. Then nagkaroon din po ng face-to-face leaders meeting with Pastor Evies. Then Pastor Evies trip to Pastor Reynaldo Juliesa doon po sa Victorias City, Negros Occidental. Then tayo rin po, gaya ng sabi ko kanina, tayo po ay nagkakaroon ng midweek service every Wednesday and prayer meeting din po. So last week po, ang naging speaker natin ay si Brother Isaac at nagkaroon din po ng mga special numbers. Ang guest pala nila si Vic Soto. So yun po yung nangyari nung Wednesday. At tunghaya naman po natin ang San Mateo House to House Bible Study. Yan. Kasama niya po si Ma'am Agnes at ngayon din po sa Camarin Outreach. Napansin ko po, Pastor, na ang gaganda ng mga pictures. Meron po yatang sumasamang photographer, no? So, napakaganda po ng mga kuha. At patuloy din po namin inaanayahan ng bawat isa. Atin pong paggamit ang ating mga oras at lakas sa pagdalupo sa ating mga outreaches and worship services. Siyempre, normal po sa pagiging Baptist na after fellowship, meron din po tayong food fellowship or lunch fellowship. Yan. Amen. Ganyan din po sa Tay Tay Ministry. Yan po sa mga reports na pinapakita every week, makita po natin kung gaano na po kahinog yung mga gawain sa mga outreaches na yan, di ba? So talaga pong nangangailangan tayo ng mga manggagawa kasi hindi po kaya ng ating pastor na siya lang mag-isa lagi. Kaya po nawa, tulungan po natin ang ating pastor. At nagkaroon din po tayo dito sa Cubao ng Go Ye Cubao Good News Ministry.
Every Sunday po talaga, natutuwa ako pag nakikita ko yung pamilyang ito, yung Alegre, Miranda, tsaka Rodriguez family, na sama-sama sila na humahayo at nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sana po mas marami pa pong pamilya yung sasama sa mga ganitong mga gawain. Ito naman po ang ating home Bible study every Wednesday and Saturday. Ito po kay Ma'am Remy's relatives. Sa kamarin rin po yata ito. Ito naman po sa pangunguna ni Sir Conrad, Nanay Mire Pireng, BS at Cardona family sa Cubao, sa Alegre family naman po. Ayan, at nagkaroon din po tayo ng truck distribution at Zambales and Benitez Street. BKBC sa Zambales Street at Batang Tubig. At yun po yung mga pangyayari noong nakaraang linggo at ngayon po sa karagdagang mga announcement, Church Family Outing ng May 9, 2024. Saan? Ha? May family outing? Ha? Saan? Saan po kaya? Ayun, so ini-invite po ang bawat isa na tayo po ay magkakaroon. Meron po tayo nakikita ang body of water dito pero hindi po yan para paliguan. Ibig sabihin lang po niyan, maganda yung view ng pupuntahan natin. Seems familiar, di ba? So, may advance booking na rin tayo riyan. Uy, saan kaya yan? Ito po ay sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Tea House. Or kung medyo nagsasawa na po kayo dyan at may alam kayo na ibang lugar, open na open din po yung suggestion nyo. So atin pong itong titing e-scout po natin kung maaari ba tayo makapag-fellowship dyan, makapaglaro, at kung maganda po at pasado sa taste ng ating mga leaders din, basically dun po tayo. Kaya huwag po kayong mahihiya na i-offer yung mga suggestions nyo. Alright, para po sa mga susunod pang mga anunsyo, atin pong abangan yan sa mga susunod na linggo. Amen. So maraming salamat po sa mga announcements na yan. At ngayon naman po tayo po ay makakapakinig ng mga natatanging bilang. Mga natatanging bilang kasi dalawa po yung ating special number ngayon. Una po ay manggagaling sa MA Group at ang ikalawa naman po ay manggagaling sa mga nagwagwapuhang mga young men. Gusto ko sanang sumama kaya lang mukhang di na ako young men. Pero sige, ito po, atin po silang tungayan. Lord, the light of your love be shining in the midst of the dark is shining. Jesus, light of the world, shines upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Praise and mercy, set all the world.
Clothes and rainbows of living
flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are for you. So maraming salamat po sa mga nagagandang special number na yan. Ngayon naman po, tayo naman po ay makakapakinig ng patotoo. At ito po yung manggagaling kay Sister Shekinah. So hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Shekinah Arenas. At nais ko pong ibahagi at ipagpasalamat kung paano po ako pinatatag ng acting Panginoon sa mga nakaraang buwan. So, pinagpapasalamat ko po ang mga experiences ko po sa aking organisasyon, yung Human Resource Student Society. So, isa po itong academic organization ng mga HR students tulad ko. Ang posisyon ko po dito ay Associate Secretary. So, bilang isang student leader, marami pong mga challenges ang aking mga napagdaanan. Ang pag-handle po namin ng mga large-scale events and yung pag-compose po namin ng mga letters, request approval sa mga offices po namin sa school. So, napaka-challenging po niya. Never-ending po yung paggawa po namin ng mga letters. So, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na ginabayan niya po ako dito at naipagsasabay ko rin po yung aking pag-aaral. Sa katunayan po, matataas rin po yung mga grades na aking nakuha. And pinagpapasalamat ko rin po ang mga opportunities ko po sa Banda Kawayan. So, performer din po ako ng instruments. Yung marimba po yung tinutugtog ko and angklung. So, may mga times po na nagkaroon din po ako ng chance na ako yung kakausap sa client, ako yung makikipag-communicate sa kanila. So, pinagpapasalamat ko na binigyan ako ng ganong opportunities, like pinagkatiwalaan ako ng ganong role. So, dahil sa role na yun, nag-grow din yung self ko. So, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yon. So, despite all of this po sa pagiging freshie ko po sa college, ang pagiging student leader ko and performer sa BK, ang pinagpapasalamat ko po talaga sa Panginoon na napagsasabay-sabay ko po siyang lahat at nagagabayan po ako ng aking Panginoon. At binigyan niyo po ako ng good health po at strong support system, which is yung family ko po, yun po. Pinagpapasalamat ko po na naitaguyod ko po itong challenges lahat sa aking life. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat po at purin po ang ating Panginoon sa patotong iyan. At muli ko pong inaanayahan ng bawat isa na tayo magsitayo. Pagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig.
tulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat puso. Ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na pong lahat. Ngayon naman po, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya atin pong ihanda ang ating mga puso't isipan sa pakikinig at pag-aaral. Atin pong tawagin Pastor Eves sa kanya. Muli po ay good morning po sa inyo lahat. Good morning. At salamat sa Panginoon tayo muli nagtipon. Ay lang pong karagdagang mga salita po kung sa ating gawain. Siguro po dahil sa pagkamadali. Yung ating pong outing po ay April 9, no? April 9. Kita ko na parang May 9 kayo nasabi. April 9 po yan. Kasi yan po ay araw ng yan yung National Valor Day. Araw ng mga misis, no? Ng mga tapang. Holiday po yan, mga minamahal. Kaya meron po tayong church family outing. Ngayon po, tentatively po ating sinet po yan sa ating favorite na Parks and Wildlife. Ba't pasto doon? Kasi po, maganda naman yung lugar, di po ba? Very beautiful. Tawag nila very serene and tranquil. No? Tahimik po. At medyo malapit, so available po sa ating lahat. Pero kung meron kayo ibang lugar po na masasuggest, open pa po tayo sa suggestion. Yan po ay 1 month from now. So, meron pa naman tayong time para mag-suggest na ibang mga lugar. Pero sa ngayon po, yung po ating sinet na ating na-reserve na, I think, yung sa lugar doon, yung tea house, para kung umulan, meron tayong maaring silungan. At sa pabong bagay, yung nari po nakita kanina yung picture po, ukol po sa Bethany Baptist Church Victoria. Ako po kasi na-invite ni Pastor Juliesa na mag-officiate no, na kanya pong renewal of vows. Kanya pong golden wedding anniversary. Wow! No? Kaya yan po ginap noong March 5. Yan po ay Tuesday. Kaya kita yung ganda-ganda po ng lugar, di po ba? Ayan, no? At pinag-usap ko pong part doon yung sinabi ko na you may kiss the bride. No? Nakakatuwa. Okay, kayo po ay nais sabi ko kay Sir Junai o si Ray Benefe, ibig niyo i-reserve na yung golden anniversary niyo 50 years from now? Ako po ay 110 years old na by that time.
Isa pa pong ibigandagdag po, na ako pala rin na-invite din po sa biyaya ng Panginoon na sa May 19 naman po yan. Yan po ang first mission anniversary po ng gawain po sa Barotac Nuevo, Iloilo, sa pauna po ni Pastor John Sasson. Yan, no? Kaya May 19 po yan, yan po ay Sunday. Kapag pray nyo po na maging maayos pong lahat, kapag ano na po tayo, book na tayo ng flight. Alam, medyo maa, kasi ayoko po talaga mag-overnight eh, kaya nakuna ko pong flight po yung ano oras ba yun? 4:30 ng madaling araw. Ang balik ko po ay pabalik ay 7 o'clock naman ng gabi, no? Nakapagod, pero sibiyahan ng Panginoon. Kasi po 9 o'clock po yung service nila eh. So, pray nyo po na maging matagal po. Yan po ay sa May 19 para po sa kanilang first mission anniversary. Okay, so ating pong aralin po ngayon, ang pamagat po ay ano ating ipagmamapuri? Yan, sabihin po ano po yung ating ipagmamalaki? Lalo na po sa pagbabalik po ng ating Panginoon Jesus. Hango po yan sa unang Thessalonica 2:19 and 20. Nga pala po, dagdag ko ulit, no? Nalimutan ko. Alam po, parang health, ano lang, health advisory. Kasi, buti alam niyo po nangyari po sa inyong pastor dahil medyo tayo po ay senior na. Kaya nga po, upon the advice po ng aking doctor, ako po nag-2D echo, aking puso po, no? Okay naman daw, pero kailangan po na isang test pa yung stress test, no? Yan po yun, takpang ganyan, no? Sa treadmill. So, malaman ko po yung result baka next week pa, no? So, pray nyo lang mga minamahal na nawa po ay aking puso po ay maging maayos. Alam ko naman inaalagaan yung puso ko ni Ma'am Dada. Naksi! kaya po, ano, kaya lang minsan daw ay mahina yung ano, kuryente. Anyway, so habang kaya pa, tayo maglingkod po sa ating Panginoon. At yung po text po, kay basahin po sa verse 19, sapagkat anong aming pag-asa o katuwaan o putong na pinagmamapuri? Di baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagparito? Sapagkat kayo ang aming kalulatian at aming katuwaan. Tayo malangin. Salamat Panginoon sa inyo pong salita. Nawa ito nga po yung magsilbing panibagong hamon na aming pahalagaan po ang tunay na mahalaga sa aming buhay, lalo na po mga kaluluwa, na aming pumadala sa inyo, Panginoong Jesus, at sila'y matulungan, Panginoon, sa biyaya upang lumago at maghihanda po sa inyong pagbalik. Nawa niyo ba na Espiritu ang manguna po sa maging ito? At kung meron man sa amin na maging narito online, na wala pang katiyakan ng langit, wala pang Jesus sa kanyang puso, wala pa siyang pagbabagong naranasan bilang isang tuloy na Kristiyano, na wakay Panginoon ng kumilos upang siya po ay magpasya kahit ngayong umaga, na tumawag sa inyo sa pagsisisi, pagitiwala, at pagsuko na kanyang buhay, Panginoon Jesus. Ito ang dalayan sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Isipin niyo ba mga minamahal na kayo po ay isang misis? Imagine niyo po na kayo isang misis at isang nanay na meron kayong tatlong maliliit na anak. Ayan niyo po, mister, ang tatay ng mga anak ninyo ay nag-abroad. Maring sa Dubai o sa Kuwait o sa mga lugar. At pagkatapos po ng tatlong taon, siya po ay pauwi na. Ayan, no? Siyempre, kayo po excited. Ang tanong ko po sa inyo, kung kayo po isang misis at nanay na kanilang inyong mga anak, ano po ang inyong isasalubong sa inyong mister matapos ang tatlong taon? Salubong niyo pa sa mister niyo inyong magandang bahay na napakalinis, napakaganda at bagong sigurong renovate? Inyo bang salubong sa inyong mister ang inyong maganda at mga bagong mga gamit at appliances? Inyo bang salubong sa mister niyo po marahil inyong bagong hasakyan na binili? Na mula po sa pinadala niya mga pera? O kahit po simple lamang na
Sulaw niyo ba sa inyong mister na kanyang paboritong ulam at pagkain? Lahat po itong magandang mga minamahal na pasalubong, ika nga, pasalubong sa inyong mister at ama ng inyong mga anak. Pero para sa aking mga minamahal, kung kayo mister at tatay ng mga anak na sinabi, ang pinakamahalaga pong maisalubong sa akin ay yung aking mga malulusog, masaya at mahusay na mga anak. So bakit baliwala mga minamahal yung mga gamit, bahay, pera, kung hindi naman mahusay yung kalagayan ng mga anak namin, di po ba? No? Na makikita ko roon na habang ako'y wala, tunay na inalagaan, pinalaki, at pinaghusay na aking misis ang pagkapalaki na aking mga anak. Mga minamahal, meron pong araw na darating po muli ang ating Panginoon Jesus. Ang tanong ko po sa inyo, ano po bang ating isasalubong sa ating Panginoon? Ayon nyo bang maraming pera? Ayon nyo bang lumalagong negosyo? Ayon nyo bang magandang bahay? Ayon nyo bang bagong sakyan? Ayon nyo pong matagumpay na trabaho, profesyon, o mga gawain? O ano yung salubong sa Panginoon ay mga kaluluwang na idala nyo sa Kanya. Ang mga kaluluwa po na habang siya ay naroon sa langit, inyo pong sabihan ng Diyos, tinulungan lumago, sumulong sa pagsunod, pagilingkod at pumunga para sa ating Panginoon Jesus. Ano po ang inyong pagmamapuri sa pagdating na ating Panginoon Kristo? Totoo mga minamahal, dating po ating Panginoon. Inyong mang nais o hindi, dating po ating Panginoon. At tawa po sa kanyang pagdating, tayo pong lahat ay nakahanda. At meron kayong ipagmamapuri sa harap ng Diyos. O mga minamahal, dating ang Panginoon, at dapat tayong maghanda anumang oras. Sabi nga po ni C.S. Lewis, precisely because we cannot predict the moment, we must be ready at all moments. Bilang Kristiyano, tayo po ay dapat nakahanda sa lahat na pagkakataon. Sapagkat anumang oras, anumang araw, maaari dumating po, bumalik po ang ating Panginoong Yesus. Sabi nga sa Tagalog, dahil natin mahulaan ang pagkakataon, dapat tayong maging handa sa lahat ng pagkakataon. At mga minamahal, pag bumalik na po ang ating Panginoon Jesus, ano po ang inyong iasalubong sa ating Panginoon? Ano po ang inyong ipapakita sa Kanya? Ano po ang inyong pagmamapuri sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus? Meron ba tayong masabing mga kaluluwang nadala sa Kanya? Na naligtas? Meron ba tayong masabing mga kaluluwang ating natulungan na lumago sa kanilang buhay Kristiyano? Ating inalagaan, kinalinga, upang sila po isumulong sa kanilang pagsunod, pagilingkod at pumunga para sa ating Panginoon. Meron po tayong tatlong bahagi sa ating aralin. Una-una, ating Panginoon po ay babalik. At pangalawa, ay pagmamapuri po ni Pablo ay ang mga Kristiyano. At pangatlo po, ang mga hamon sa atin. Kaya naman minamahal, ating pong tiyakin, ating manailimutan, ating pong alalahanin, na ating Panginoon Jesus po ay babalik. Siya po'y babalik. Sabi nga sa verse 19, sapagkat ano ang aming pag-asa, sabi ni Pablo, o katuwaan, o putong, na ipinagmamapuri. Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoon Jesus Kristo sa kanyang pagparito? Binanggit po rito mga minamahal ang pagparito o pagbalik po ng ating Panginoon Jesus. O mga minamahal, tiyak na babalik si Kristo. Alam po natin yan. At pag siya bumalik mga minamahal, tayo ba ay nakahanda? O tayo mo gulat? Teka muna po, tanong nga mga minamahal, nais niyo bang bumalik na ang Panginoon? Oo, talaga ha? Pero muling po siya sa oras na ito, kayo po ba handa ng sumalubong sa Kanya? Wow, no?
At pagkasumulong sa Panginoon, ano po ang inyong ipagmamalaki sa Panginoon? Ayon niyo po magandang bahay? Ayon niyo po magandang damit? Ayon niyo po maraming pera? Inyo pong trabaho, inyo pong mga medalya, namamaminama at yung pagmamalaki sa Panginoon ay mga kaluluwang nadala natin sa ating Panginoong Yesus. Ayon po ang pinagmamapuri po ni Pablo at nawa po yan po ating pagmamapuri sa Panginoon sa kanyang pagbalik sapagat tiyak po na babalik ating Panginoong Yesus. Sabi nga mo sa Magawa 1:11, itong si Yesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin na inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Ito mga minamahal, no? Babalik po ang ating Panginoon, siya ay paparito muli. At ang isa pong mahalagang bagay na gagawin ng Panginoon Jesus sa kanyang pagparito, sa kanyang pagbabalik, ay lahat po tayo ay magibigay sulit sa ating Panginoon Jesus. Kung sa kanya pong unang pagdating, siya po ay dumating bilang isang tagapagligtas. Sa kanya po ikalawang pagdating, sa kanyang pagbabalik, siya po ay darating bilang isang hukom. At lahat po tayo mga minamahal, tayo may ligtas o hindi, lahat po tayo ay magibigay sulit sa ating Panginoong Yesus. Sabi nga po sa Matthew 6:27, siya po ay babalik. Bibigay niya sa atin ang karapat dapat sa atin sapagkat anak ng tao, yan po yung Panginoon Yesus, ay paparitong nasa kaluwatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel at magkakayay bibigyan. Ha? Bibigyan ang bawat tao ay sa kanyang mga gawa. Ha? Kaya po, ano ba yung ating nagawa na? O hindi ginawa? Ayon po sa ating ginawa, tayo gagantipalaan ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po na meron tayong maiharap sa Kanya. Ha? Yung bang pera nyo? Yung bang trabaho nyo? Yung ba yung kurso nyo? Yung po ba yung pagmamalaki sa Kanya, inyong magandang sakyan o mga material na kayamanan? Sabi ka 2 Corinthians 5:10, lahat po tayo ay hatulan ng Panginoon. Sabagat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harap ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan ay sa ginawa niya maging mabuti o masama. Kumisa mga minamahal, palagay ko lang, no? At iniisip na para bagang, ano yan, yung paghukom sa mga unsaved lang yan. Na sila ay paparusahan dahil sa kanilang kasalanan at pagtanggi kay Kristo. Yung mga minamahal, lahat po tayo ay harap sa Panginoon. Lahat po tayo ay hatulan ng Panginoong Yesus. At lahat po tayo, mga minamahal, ay magpapakita kay Yesus na ating mga ginawa habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Iyahayag po ang lahat na ating ginawa sa ating buhay. Ngayon, hindi na po tayo paparusahan, no, dahil sa ating mga kasalanan. Dahil nga po, sabi nga sa Roma 8:1, dahil po sa Panginoong Yesus, sa kanyang biyaya, sa nipagitiwala sa kanya, dahil tayo nagsisi na, nagtiwala kay Yesus bilang ating tagapagligtas, at tayo po nagsuko na ating buhay sa kanya bilang ating Panginoon at hari na ating buhay, hindi na po tayo paparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Tayo po'y inaring ganap na. Ating kasalanan na nakaraan, kasalukuya inaharap, yan po lahat ay nabura na. Pero mga minamahal, tayo pa rin mananagot ayon sa uri na ating pumuhay. Sabagat ang Diyos po'y makatarungan. Siyempre, yung mga Kristiyanong masipag, yung mga mausunurin, naglilingkod at namunga para sa Kanya, meron po silang gantimpala. Pero yung mga Kristiyano pong sobrang bait, yung mga Kristiyanong pasaway, mga Kristiyanong tamad, matigas ang ulo, ewan kung Kristiyano nga ito mga to. Ha? Assuming na Kristiyano nga yan, mga yan, siya rin po ay natanggap na karapat-dapat sa kanila.
Eh, hindi ko alam kung ano po yun. Pero mami naman, lahat po ng ating ginawa sa ating buhay ay ihayag po sa harap ng Panginoon. No? Sabi nga sa 1 Corinto 3:13, ang gawa ng bawat isa, pati po mga mananampalataya, ay mahayag. Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamagitan ng apoy inihayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. No? Kaya mga minamahal, titimbangin po ng Panginoon, susuriin ng Panginoon, titignan po ng Panginoon, titimbangin niya, ano ba ang ginawa natin habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito? Ano po ba yung ating maharap sa Panginoon? Pag tayo naharap sa Kanya, Cecil, Aida, Lourdes, no? Meli, Conrado, ano bang ginawa ninyo habang kayo nabubuhay? Evies, no? Heidi, lahat po tayo, Lois, tatanayin yung Panginoon, ano bang ginawa ninyo habang kayo nabubuhay? At ibang sabihin sa Kanya, Panginoon, ako ay maraming pera. Sabihin sa Panginoon, Panginoon, maganda ang lupa't bahay ko. Ako ang pinakamalaking bahay sa aming lugar. Ibang sabihin po natin mga minamahal. Sabihin natin, Panginoon, meron akong bagong sakyan. Panginoon, marami ko na ibong mga honors. Ang daming letra, bago yung pangalan ko at pagkatapos sa pangalan ko. May MA, MS, PhD, kung ano mga letra. Meron ATTY, may DR, may ENGR. Lahat na, no? Panginoon, ang dami ko mga titulo. At marami ko nakuha mga awards, mga medalya at mga tropeyo. Pero mga minan, lahat ba yan may halaga sa Panginoon? Lahat ba yun? May halaga sa Panginoon? Sabi nga po ito mga minamahal, ang lahat po ay susubukin sa magitan ng apoy. At ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yun. Para nyo mga minamahal, yung kayang pera nyo, mausunog kaya yan? Mausunog yan, di ba? Yung kayang inyong ano, sakyan, mausunog kaya yan? Mausunog din yan. Yun yung nagaganda ang mga damit. Mausunog kaya yan? Mausunog din yan. Ha? Yung bahay niyo na maganda, mga minamahal, mausunog kaya yan? Ano natira sa atin? Lahat na, sunog. Pero mga minamahal, ang inyong kaluluwang nadala sa Panginoon, na naligtas dahil sa inyong tapat na pagiling sa Kanya, yun po ang hindi masusunog. At na mga minamahal, sa Kanyang pagbabalik, meron tayong maiharap sa Panginoon. Panginoon, ito yung mga kaluluwang sa inyong biyana na dala ko sa inyo at sila ay naligtas. No? Ayun po ang di mausunog. At nawa yung pong ating pagmamapuri sa harap ng Panginoon. Meron po akong dalawang tanong po para sa inyo. Mga minamahal, ginawa na ba natin ang pinagagawa ng ating Panginoon? Alam po natin yan. Huwag tayo magkunwari. Alam nyo naman po ang dapat nating gawin, di po ba? Alam naman na dapat nating pahalagahan. Ating bang ginagawa ang nais ng Diyos o ating ginagawa ang nais natin? Ating bang ginagawa ang gusto ng Diyos o ating ginagawa ang gusto lang natin? Ating bang ginagawa ang mahalaga sa Diyos at ginagawa lang ang mahalaga sa atin. Mga minamahal, alam natin ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Isa nga po dyan ay tayo humayo at magasik ng salita upang mga tao ay maligtas. Isa nga po dyan ay tayo po ay pumunta sa mga tao, matapos silang maligtas, sila po ay palaguin sa kanilang pananampalataya upang sila po ay lumago sa pagsunod, paglilingkod at pumunga sa Panginoon. Ang tanong po dyan, ati bang ginagawa yun? Yan yun po kung maging particular, no? Kita niyo po yung ating mga gawain, purihin ng Panginoon. Sabi ko nga sa sarili ko, di baling, ano, parang Consuelo de Bobo, no? Na kasi po talaga napakahirap na mag
engganyo sa mga miyembro na mag face-to-face worship. Isa nga po, ano eh, maaaring nakatawa na kayo sa akin, di ba? Ngayon, ting umaga, pag Sunday, papadala ko ng mga pictures sa inyo na ano eh, ng ating auditorium. Ah, ano oras ko pinapadala yon? Mga 7:40, 7:50. Ano lang po, parang konting payabang lang na, uy, si pastor ang aga-aga. One hour before, nasa church na. Para po huwag kayo dumating one hour after. Yan talagang siguro may mga dela na iba na sila pwede makapunta ng face-to-face. Pero po aking ano, parang consuelo de bobo, ika nga, na meron man tayong magawain sa ibang lugar na may mga dumadaloy mga minahal, di po ba? O, halimbawa po sa San Mateo, meron tayong limang bahay doon na atin na Bible study. Di ba? At dyan po sa Camarin, no? Meron tayong limang at tatlong families dyan na bibigyan po ng salita ng Diyos. Dyan po sa Taytay. Ayan, kita niyo po, madaming uma-attend doon. Alam niyo mga minamahal, sana nga meron ng umako sa gawain ng Taytay sapagkat talaga pong ano eh, kailangan talaga ng gagawa roon. No? Okay, mag-take charge, ika nga. At syempre po, yan sa Cubao, no? Ang dami nating nabibigyan sa tanan ng Panginoon. Yan, sa Masipag natin magagawa, sa Conrado, si Renato, ayan, yung Agoy Cubao people, sila Ma'am Dada, sila Mark, sila Julia, lahat po na sumasama, no? Purihin ng Panginoon. No? Kaya mga minamahal, maraming kaluluwa talaga na nangailangan po ng salita ng Diyos. At niniwala ko mga minamahal na alam nyo po na yan po ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Pero ano kung mga minamahal, ati bang ginagawa ang pinapagawa ng Diyos sa atin? Nawa mga minamahal, sa pagbalik ng ating Panginoon Yesus, ati pong may pagmamapuri, pagmamalaki ang mga kaluluwang ati pong nadala. At dahil sa ating pagdadala, ay naligtas. Nawa po, sila po ating pagmamapuri, tulad po na sabi po ni Apostol Pablo. At kung kayo mga may gumagawa mga minamahal, Pastor, ako naman nagisimba eh. Ako naman eh, nagbibigay ng aking tithes and offering eh. Pero mga tanong ko po sa ikaw, tanong ko sa inyo, sapat na ba ang ating nagawa para sa ating Panginoon? Oo, maaari kayo po gumagawa, pero inyo po nagawa ba'y sapat na? O nagkulang po tayo sa sipag, kulang pa rin tayo sa pag-isikap, o kulang pa rin tayo sa pag-sakripisyo para sa ating Panginoon? Dahil yung mga minamahal, no, para sa akin, pag hindi pa kayo nagkasakripisyo para kay Kristo, kulang pa po ang nagagawa para sa Panginoon. Ha? Kung kayo pinag-inigod lang dahil gusto niyo lang, nag-enjoy kayo, at napakadali, na halos wala kayong maramdamang sakripisyo, masaya ko mga minamahal sa inyo, 100%, kulang pa ang nagagawa niyo sa ating Panginoon. Bakit, Pastor? Sapagkat ating Panginoon, mga minamahal, siya po ay nagsakripisyo para sa atin. Ha? At na kanyang kalamang minamahal, tayo po'y sumunod sa kanyang mga yapak. Na kung paano po siya nagsakripisyo para sa atin, dapat din po tayo magsakripisyo para sa kanya. At para sa mga kaluluwa. Kaya maaari kayo po'y gumagawa, pero kung wala kayong nagagawa pang sacrifice para sa Panginoon at para sa mga kaluluwa, kulang pa po ang inyo po nagagawa para sa Panginoon. Hindi pa po sapat yan. At huwag tayong manghinayang sa ating pag-isakripisyo at pag-ilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga po ni George Mueller, isa pong kilala po ito na Kristiyano, when the day of recompense comes, our only regret will be that we have done so little for Him, not that we have done too much. Yati maaari masabi na mukhang sobra na ate paglilingkod sa Panginoon. No? Sa pagdating ng araw pagibigay sulit, ang ating tanging panghihinayang ay ang kauntian ng ating ginawa para sa Kanya. Ni dahil gumawa tayo ng labis. Totoo mga minamahal, wala talagang Kristiyano na mapagkasabi na
nagawa sa Panginoon, labis eh. Sapagkat, siguro kung ando ka na po sa punto na ibinigay mo ng buhay mo para kay Kristo, hindi pa labis yun, eksakto pa lang. Sapagkat, paano maaaring lampasan ang nais ng Panginoon sa pag namantalang siya mismo, ibinigay niya ang kanyang buhay. Di po ba? Paano maaaring lampasan yon? Imposible. Kaya ang Kristiyano mga minan, hindi maaaring maglingkod ng labis. Baka sabihin niyo, Pastor, ibinigay ko na yung kalahati ng aking ano, kinikita sa gawain ng Panginoon. Siguro labis na yon. Hindi mga minamahal. Sapagkat lahat naman ng kinita mo, kayo ba yan? Ha? Kino ba yan? Sa Panginoon din yan eh, di po ba? Ibinabalik mo lang ang sa Panginoon. Kaya pag kayo po yung nagbigay po ng tithes, sabihin nyo, parang sobra at ang binibigay ko. Mamamahal, kulang pa yan, no? Hindi natin pwedeng lampasan ang pagbibigay ng Panginoon. Adila pong binabalik ang karapat-dapat nating ibalik sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong manghinayang. Ngayon mga minamahal, si Pablo po, napag-nasabi niya po, no, ikalawang bagay na ating aralin, ipag-angapuri ni Pablo ay ang mga Kristiyano. Niya po sinabi mga minamahal na pagdating ng Jesus, pag-angapuri ko yung aking talino, ayan, no, yung aking maraming kaibigan, yung aking mga nagawang mga bagay-bagay. Di mga minama, sabi sa verse 19, sapagkat anong aming pag-asa o katuwaan o putong na pinagmamapuri? Di baga kayo, kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagparito? Ito po yung sinasabi niya mga minamahal na may pagturing sa mga taga Thessalonica. Nasabi ni Pablo sa mga taga Thessalonica, sa pagbalik ng Panginoong Yesus, wala kang maaaring pagmamalaki sa kanya, kundi kayo. Kayong mga naturuan ko na ebanghelyo. Kayong mga naligtas. Kayo na akin tulungan lumago sa pananampalataya. Kayong mga kaluluwa, kayong mga Kristiyano, wala na iba ang aking ipagmamalaki sa pagbalik ni Jesus. Kaya sabi nga po sa verse 20, sapagkat kayo aming kaluwalhatian at aming katuwaan. Lahat, mga minamahal na material na bagay na inyong maaaring pinaghirapan sa inyong buhay, lahat po yan ay mawawala. Di ba kayo parang na lulungkot, no? Ano ba, Pastor, yun? Totoo po yan eh. Di ba? Alimbawa, ako po, sabang mamalaki, no? Ako po ay nag-aral, na pagkaabogado, oh, 4 na taon na political science, actually 5 taon, 4 na taon na law school, tapos meron mga dagdag pang mga iba mga kurso, pastoral theology, development management, tapos nagkanap ako ng unit sa educational psychology, pero nga lahat yan po yung wala yan eh. Pagbalik ng Panginoon, hindi matatuloy, ilan bang kurso tinapos mo? Hindi mga minamahal. Hindi atuloy ng Panginoon, gano'n ba karaming pera nyo? Hindi atuloy ng Panginoon, gano'n ba kalaki yung negosyo mo? O ilang mga sakyan mo? Ang pinagmapuri po ni Pablo, walang iba, kundi ang mga kaluluwang na dala niya sa Panginoon. At no, mga minamahal, yun po ang ating maging priority sa ating buhay. Sapagkat yan lang po talaga ating maaari ipag-upuri sa kabalik po ng ating Panginoong Jesus. Ito rin po sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Philippians chapter 4 verse 1, sabi niya po roon, mga kapatid, kung minamahal at pinanabikan, aking katuwaan at putong. Ay, corona po. Ha? Yung joy po at crown ni Pablo ay ang mga taga-Pilipos. Again, mga kaluluwa. Ito rin po sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto. 2 Corinthians 1.14 sabi po ni Pablo, gaya naman ang inyong bahagyang pagkilala sa amin na kami inyong kapurihan
Ganyan din, din naman kayo'y sa akin sa araw ng Panginoong Yesus. Panginoon siya, sabihin mga minamahal, sa pagkabalik ni Yesus, wala yung pagmamalaki si Pablo, kundi ang mga taga Corinto. Again, mga kaluluwang natulungan niyang lumago sa Panginoon. Kaya mga minamahal, bilang pagubuod, maging Tesalonica, maging taga Pilipos, o taga Corinto, ang pagmamapuri po ni Pablo ay ang kanyang mga kapwang Kristiyano. Mga Kristiyano din niya sa Panginoon at mga Kristiyano natulungan niyang lumago sa kanilang panampalataya. At ang mga minamahal, adi pong tularan si Pablo. No? Sabi niya nga po sa ikalawang Thessalonica 1.4, ano pat kami sa aming sarili ay nagpupuri sa inyo, sa mga iglesia ng Diyos, dahil sa inyong pagitiis at panampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapigatiang inyong tinitiis. Nariyan po ang pinagmamapuri po ni Pablo ang mga taga-Thessalonica. Ngayon, isa pong blessing no, para sa akin as sa gawain ng Panginoon na meron tayong mga kapatiran po na masipag na tumutulong sa kanyang gawain. Halimbawa po sa Kamarin. Ha? Ito yung mga pangalan nila dyan. Ayan, meron tayo po at least 3 families doon na inaalagaan spiritually. At yan po, malit ko kasama po sila Ma'am Bibien, sila Ma'am Minda, sila Ma'am Meli, Ma'am Norma, Ma'am Liz, at pati mga young people, si Ma'am Anang ngayon, tumasama na roon, Ana Tawat, yan po, si Mark, si Julia, sino po yung mga kasama natin, no? Ati pong driver na masipag, si Sir Mario Canario, sino pa po? Meron ba akong na-miss, no? At siyempre, doon po sila, ano, sila Junai, sila Lois, si Mong Carol, ayan, si Remy po ngayon. Yung mga minamahal, isa pong magandang, ano eh, magandang feeling, no, kaligayahan, na masabi po ng mga taong ito na binanggit ko, na may silang bahagi sa pagkapalago po ng mga tao, Kristiyano, doon po sa Kamarin, di po ba? At least pag dumating po ang Panginoon, masabi nila na Ma'am Meli, si Ma'am Norma, Panginoon, kino may mataka ma rin. Sila po, aming pagmamapuri sa inyo. Sa tay-tay naman po, no? Ayan, tapat na tumutulong sila Ma'am Bilma, sila Ma'am Marjoline, ayan, si, ano, sumasama na po eh, si Sir Rolly Silong, no? Misan, doon din si Ma'am Bella, ayan, no? Kasi ba yung mga tumutulong pa roon? Ayan, si Ma'am Beth Alfante, ayan, no? At least po, pag dumating ang Panginoon, masabi ni Beth, ni Bilma, ni Marjorie, ni Rolly, Panginoon, tingin niya yung mga taga-taytay. Sila ba yung pagkapuri namin? Di ba? Oh, pag naman si Agnes, Stuesta. Tama ba? Stuesta siya, di ba? Oh. Pag dumating naman Panginoon, sabi ni Agnes, Panginoon, yan yung 5 family sa Mateo, yung pagkapuri ko sa inyo. Ganun po si Pablo eh. Ang sabi niya, ang pagmamapuri ko yung mga kaluluwa sa Thessalonica, sa Corinto, sa Philippi. Kaya sabi nga po niya sa Thessalonica 3.13, sabi niya po roon, upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang may pinta sa kabanalan, sa harap ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoong Yesus, nakasama ang kanyang lahat ng mga banal. Yan. Sabi mo, minamahal, masaya si Pablo na pag dumating ang Panginoon Yesus, masabi niya na tumulong siya, may bagi siya sa pagpapakabanal po sa mga taga-Tesalonica. Oh. Ay, sa kabaho naman pala, no? O, Sir Conrado. Ayan, no? Si Sir Renato. Tapos yung lahat na sumasama sa Goy Cubao. O, ano magkakapuri nyo? Panginoon, tingnan nyo yung mga nagkakubaw. Ah, di ba? Wala tayong ibang mga malaking mga minamahal eh, sabagat niya kundi yung mga kaluluwang at inadala sa ating Panginoon. Ang tanong po dyan, kayo po, meron ba tayong nadala sa Panginoon?
Wala tayong manipagmalaki, kundi yung mga kalaw at tinutulungan na lumago sa kanilang panampalataya. Ang tanong po dyan, meron ba tayong natulungan na lumago para sa kanilang paglago sa panampalataya? Sabi rin po ni Pablo sa 5:23, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos, di ng kapayapaan, ating espiritu at kaluluwa at katawan, ingatang buo, na walang kapintasan sa pagpalitan ng ating Panginoong Hesus. May mga minamahal, ang kagalakan ni Pablo at ang kanyang nais sa mga taga-Salonica, na pagbalik ni Hesus, sila po ay numuhay ng may kadalisayan at kabanalan. At maling kagalakan niya po roon na meron siyang bahagi doon sa paglago ng mga taga-Salonica. Ang kagalakan po ni Pablo, kanyang pagmamapuri, pagmamalaki, ay ang kanyang nadalang kaluluwa sa Panginoon. Kaluluwang natulungan niyang lumago sa kailang panampalataya, sa kanilang pagsunod, paglilingkod at pumunga para sa Panginoon. Lalo na sa kanilang pumuhay na may kabanalan. Ngayon mga minamahal, kung si Pablo po ay may pagmamalaking mga kaluluwa, ang tanong po, tayo kaya? Tayo kaya? Sa pagbalik po ng ating Panginoon Jesus, meron ba tayong may tuturong tao? Panginoon, itong kapatid ko, itong nanay ko, itong tatay ko, itong anak ko, itong kapitbahay ko, itong best friend ko. Meron ba tayong may tuturong mga kaluluwang ating nadala sa ating Panginoon na maaaring ipagmalaki sa pagbalik ni Jesus? Kaya mga minama, ito pong hamon sa atin, ating pong tularan si Pablo. Ati pong gayahin siya na tayo po yung magdala tayo ng mga kaluluwa kay Jesus. Pagkat wala ba tayong maaari pagmalaki sa ating Panginoon sa kanyang pagbabalik, kundi ang mga kaluluwang ating nadala sa Panginoon Jesus. At ganyan mga minamahal, tayo tumulong sa kanilang pagpapalago at pamumunga. Kaya, I like to encourage po yung mga tumutulong sa taytay, sa kamarin, yan, sa Mateo, sa Cubao, yan, sa Kamuning, iba mga lugar pa. Huwag po sana kayong magsawa sa pagdala ng ebanghelyo sa mga tao. At sana huwag kayong magsawa sa pagdala ng mga tao sa ating Panginoong Jesus. Huwag kayong magsawa mga minamahal sa pagtulong sa kanilang pagpapalago at pumunga. Sapagkat sila po ang inyong pagmamapuri sa pagbalik ni Jesus. At sana po lahat tayo ay may pagmamalaki na mga kaluluwa sa pagbalik po ng ating Panginoon Jesus. Kaya tumulong tayo mga minamahal. Tayo mag-follow up. Tayo makisama sa visitation. Pastor, hindi ko na kaya. O online, ha? Social media, o sa messenger, kayo po ay may edad na, may kapansana, may sakit, maraming paraan. Isa po dyan, panalangin. Kaya niyo pa, sumama kayo sa mga Bible studies, kaya maging encouragement. Kaya po rito mga minamahal, mahalaga po na kayo dumalo sapagkat meron tayong mga dumalo rito na kailangan nila ng encouragement. Kasi kung sa bahay lang kayo, hello, mga nasa online. Kasi bahay lang kayo, paano namin kayo kukuha ng encouragement, di ba? At paano namin kayo ma-encourage? Kaya mga minamahal, no? Tayo po'y tumulong. Magdala ng ebanghelyo sa mga tao, magdala ng mga tao sa ating Panginoong Jesus. Tayo po'y tumulong sa pag-encourage, pagpapalago, at pagpapatuloy ng mga mananampalataya sa kanilang lakbayin patungo sa kaharian ng Diyos. Tumulong po tayo mga minamahal sa pagdala ng ebanghelyo sa iba't ibang mga lugar. Alam niyo po, kailangan po namin ng tulong. Ito po, kung meron man kayong masasabing para sa akin na priority mga minamahal, yung taytay. Kasi po talagang kailangan na po roon ng isang aako eh. Dahil ang yung pastor po ay nais palago yung gawain doon, pero hindi naman pwedeng ako lang gagawa. No? Doon na naman po si Rolly
Pero syempre, siya rin po ay may edad na rin. Nandiyan naman po si Ma'am Marjolyn at si Ma'am Vilma, pero siya rin po ay may kanya-kanyang mga pamilya at mga gawain. O si Beth din, ganun. Kailangan po natin ang taga ng isang aako roon na talagang mamahalang gawain doon. No? Sa taytay. Maraming pong kaluluwa roon na kailangang alagaan, mga gawain, pati mga bata. Pati nga po yung CM eh, pinasok ko na eh. Pagtapos po na aming worship service, yung mga bata, tinitipon ko. Alam mo, kahapon yung andami. Siguro yung mga ano sila, mga 15 siguro. Ayun. Eh, actually, hindi ko naman taga linya ang CM, pero walang gagawa, ako na lang. So, nanood po kami ng children's stories mula sa internet using my iPad. Tapos meron ako rin na Bluetooth speaker. Ayan, nag-Bible stories po kami. Ayan, nagtanong ako ng mga application questions. Pero sana mga minamal, meron umako ron talaga eh. No, sa taytay ministry natin. Kailangan mo ng katulong din mga minamal sa kamarin at iba pa mga gawain. Sa samateryo mga minamal, kailangan din po yan. By the way po, ang samateryo people po darating sa March 31 sa ating iglesia, bahay sambahan, para po atin sila maka-fellowship. At sila po yung makadama naman ng Sunday worship service. Kaya po, maraming gawain tayo eh. Kailangan lang po ng mga kikilos. At sana po, magkaroon tayo ng hamon sa ating isip. Let's ask ourselves, no? Ano ba yung ating priority? Inyong bahay? Inyong pera? Inyong pag-aaral? Inyong karera? Inyong negosyo? Mahalaga po lahat yan, mga minamahal. To, mahalaga lahat yan. Pero dahil yan, mga minamahal, lahat yan po ay mawawala. At ang tanong po sa atin, ano ang iyong iharap sa pagbalik ng Panginoon? Ano yung pagmamapuri sa Panginoon? Wala po tayong maaari harap sa Panginoon, kundi ang mga kaluluwa at inadala sa Panginoon at tulungan lumago sa kanilang pananampalataya. No? Ating pahalagahan po ang iba, hindi lamang ating sarili. Mga tanongin niyo po ako, Pastor, ano ba ang pinaka malaking hadlang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo? Para sa akin, mga minamahal, hindi po ang unbelievers eh. Ang pinakamalaking hadlang ay mismo ang mga believers. Sabagat sila po ang tanging inaasahan ng Diyos na humayo. Kapag tayo po hindi kumilos, walang kikilos. Ngunit hindi tayo kikilos, maliban po ating gawing priority sa ating buhay, ang mga kaluluwa. Kaya po ating pahalagahan po, lamang ating sarili, kundi ating pahalagahan po ang iba. Maring ligtas ka, masaya ka, ikaw ay may katiyak ng langit, pero paano naman ang iba? Wala ka bang malasakit sa kapamilya mo? Sa kapitbahay mo? Kaibigan mo? Ligtas ka, paano naman sila? Meron ka malasakit sa kanilang kaluluwa? Maring tingin mo, lumalago ang Kristiyano. Pastor, lumalago ako. Nagbabasa ako ng Biblia lagi, ako inalangin, ako ilagay na ng bahan. Maganda ba yung mga minamahal? Mari lumalago ka. Ba't di ka naman din magpalago ng iba? Di po ba? Ayaw bang malasakit lang para sa yung sariling paglago? Ba't di ka tumulong sa pagpapalago rin ng iba? No? Kaya po napakalaga mga minamahal, tayo mag-join sa gawain ng Panginoon. Mag-follow up ministry ka, mag-visitation. Manalangin ka para sa mga Kristiyano. Sumama ka sa mga Bible studies. Mag-encourage ka sa mga Kristiyano. Dumalo ka sa face-to-face para makilala mo at ma-encourage mo ang mga mananampalataya dito. Ha? Tumulong ka sa baras, sa kamarin, sa taytay, sa San Mateo. Kailangan po nila ng mga Kristiyanong mag-encourage sa kanila. Huwag lang po natin isipin ang ating sariling kapakanan. Magkaroon po tayo ng malasakit din
para sa iba. Sabi nga sa Pilipos 2:4, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Ito rin po, mga minamahal, ang araling ito ay hamon sa atin upang ating tingnan ng mga sarili, ano bang ating priority sa ating buhay. Ating pahalagahan po, mga minamahal, at unahin, higit, ang mga mahalagang bagay. Ang mga bagay spiritual, ang mga bagay makalangit, ang mga bagay na dinikita, ang mga bagay na walang hanggan, ang mga bagay na ating tanggapin sa hinaharap. Isa pong kalungkutan na po mga Kristiyano, pinapalagahan lamang mga bagay po na material, mga bagay na makasalibutan, mga bagay na nakikita, mga bagay na panandalian lamang, at mga bagay na kasalukuyan lamang. Hindi, mga minamahal, no? Nawa po ating pahalagahan ang mga tunay na mahalaga. Yan po ang mga kaluluwa ng mga tao. Sabi nga sa Ikalawang Korinto 4:18, samantalang kami ay nagistingin ni sa mga bagay na nakikita, kaysa mga bagay na nakikita, sapagkat mga bagay na nakikita ay may katapusan. At tapos ang mga bagay na nakikita ay walang hanggan. Kasama po dyan ang mga kaluluwa ng mga tao. Kaya mga minamahal, bago tayo magwakas sa ating aralin, kung si Pablo po, ang pamamapuri niya ay mga kaluluwa ng mga tao, meron ba tayong mga kaluluwang ipagpapuri sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus? Ilan po talaga, mga minamahal, tuusin ang ating maaari harap sa Kanya. Ni ating pera, ni ating negosyo, ni ating trabaho, ni ating mga medalya, ni ating mga degrees pinag-aralan, meron ba tayong iharap na kaluluwang ating nadala sa ating Panginoon? Kaluluwang ating na-encourage, na palago sa biyaya ng Diyos. O alam ko, mga minamahal, na meron kayong concern, no, para sa mga kaluluwa. O pastor, I love souls, no? I want them to be saved. Alam ko ba may kandamdamin na ibig niyong malasakit sa mga kaluluwa. Pero mga minamahal, ang ating pong damdamin, ating magandang layunin, ating pong ganapin sa magitan ng pagkilos. No? Sapagkat kahit po gano'ng kaganda karangalang inyong mga intensyon, ang halaga po talaga ay ang ating aksyon. Maraming maganda po inyong mga pananalita, pero ang mahalaga po ay ang ating paggawa. Ano bang ating ginagawa upang magdala ng ebanghelyo sa mga tao at mga tao ay madala sa ating Panginoong Jesus? Ano bang ating ginagawa para ating mga kawakristyan ay lumago sa kanilang panampalataya? No? Naghihintay po ang ating gawain, nariyan po ang taytay, nariyan po ang kamarin, diyan po ang San Mateo na kailangan mo namang gagawa. Ano po ang ating gagawin? Huwag lamang tayo puro isip, puro damdamit, puro salita. Tayo po, mga minamahal, ay gumawa sapagkat sa pagbalik ng Panginoon, tayo po ihatulan ayon sa ating mga ginawa. Sabi nga po ni John Bunyan, at the day of doom, men shall be judged according to their fruits. Do not be said, then, did you believe? But were you doers or talkers only? No? Sa araw ng paghatol, ang mga tao ay hatulan ay sa kanilang mga bunga. Niya sabihin doon, kayo ba'y naniwala? Ngunit kayo ba ay gumawa o nagsalita lamang? Naman, mga minamahal, tayo pa'y gumawa. Magkaroon tayong bagay sa gawain ng Panginoon. Tayo po'y magdala ng mga ebanghelyo sa mga tao at tayo magdala ng kaluluwa sa ating Panginoong Jesus. At tumulong po tayo sa anumang paraan na magpalago at magpabunga sa ating mga kapwa Kristiyano. Sapagkat tangi pong kaluluwa ating may pagmapuri sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Tayo po'y tumuli lahat. Mm.
Bago po tayo magpaanyaya, ukol po, maghamon sa ating aralin, ibig ko muna pong bigyan ng puwang ating pong imbitasyon para sa kaligtasan. Hindi ko po alam kung lahat tayo rito ay mayroong katiyakan ng langit. Hindi ko po alam kung lahat tayo rito ay mayroong Jesus sa kanyang puso. Hindi ko po alam kung lahat tayo rito ay nakarasan ng lubos na pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa bawat tunay na Kristiyano at mananampalataya, manampalataya. Ngunit kung ngayong umaga, kaibigan, maging dito online, wala ka pang Jesus sa iyong puso, wala ka pang katiyakan ng langit, hindi ka pa nakaranas ng pagbabago, lubos na pagbabago sa iyong buhay na ginagawa ng Diyos sa bawat tuwing na ligtas, kailangan mo si Jesus. Kailangan mo ang Panginoon Jesu Kristo. Sapagkat siya lamang ang namatay, inilibing muli na buhay para sa ating mga kasalanan. Kailangan mo siyang tanggapin, pagkatiwalaan bilang iyong tagapagligtas. At kailangan mo isuko yung buhay sa Kanya. Kailangan siya bilang iyong Panginoon at hari na iyong buhay. Ang sabi ng Biblia, ganyan lamang ang pag-ibig Diyos sa libutan na Kanyang binigay si Jesus upang sino may sa Kanya manampalatay, hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi rin po ng Biblia, ang sino mang tumanggap kay Kristo at nanampalataya sa Kanya, binya karapatang mag-anak ng Diyos. Ang sabi rin ng Panginoong Jesus na siya lamang tanging daan, karatuhan at buhay. Walang makating sa Ama, sa langit, kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi rin po ng Biblia, sino may sa Kanya'y o magsabi na siya'y Panginoon, si Jesus'y Panginoon, at magtiwala siya'y muli na buhay, ang taong yun ay maliligtas. Kaya ngayong umaga, sa daling ito, kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, kung hindi ka pa binago ng Panginoong Jesus, kung wala ka pang Jesus sa iyong puso, takapin mo siya. Sunan mo ako sa aking panalangin, tahimik lamang, ulitin mo sa iyong puso isipan ang panalangin ito, tahimik lamang sa iyong puso isipan ang kinimoto bilang iyong sariling panalangin. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Akin na po iniiwan, tinatalikuran aking mga kasalanan. At nagtitiwala ko, Panginoong Jesus, na inyong kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ay sapat na kabayaran na aking mga kasalanan. At kinikilala kita, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at nagbayad na aking mga kasalanan. Akin na po sinusuko sa inyo, Panginoong Jesus, aking buong buhay. Pumasok sa aking puso at kayo na maghari sa aking buhay. Kinikilala kita, Panginoong Jesus. Natanggap kita bilang aking Panginoon at hari ng aking buhay. Tulungan niyo po akong sumunod sa mga utos at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoong Jesus, sa kaligtasan binigay niyo sa akin. Kung kayo po ay taimtim na nalangin, nagtiwala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at umanggap sa Kanya bilang hari niyong buhay, sabi nga ng Biblia, sinunod kay Kristo ay binago na. Wala na ang dati, lahat ay bago na. Kaya kung ikaw ay tumawag sa Panginoon sa buong pagsisisi, pagtitiwala at pagsuko, ikaw ngayon may buhay na walang hanggan.
At para po sa ating mga manampalataya na, mga Kristiyano na, dahil niyong mga minamahal, babalik ang Panginoong Jesus. At tayo pong lahat ay magibigay sulit sa Kanya. Ang tanong ko po sa inyo, ano po ang inyong hasalubong sa ating Panginoon? Ano po ang inyong haharap sa Kanya? Ano po ang inyong ipagmamapuri sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Inyo bang pera? Inyo pong magandang bahay? Inyo pong magandang damit? Inyo pong tinapos? Inyong kurso? Inyong magandang trabaho? Ang lahat pong yan ay walang kabuluhan. Sapagkat tulad ni Pablo, ay dapat iharap sa Panginoon. Pag mamapuri, wala iba kundi mga kaluluwang at nadala kay Jesus at ang mga kaluluwang at natulungan na lumago sa kanilang panampalataya. Ang tanong ko po sa inyo, meron ba kayong mga kaluluwang ipagmamapuri sa pagbalik ng Panginoon Jesus? Kung wala mga minamahal, oras na tayo magpasya. Pagamit tayo sa Panginoon. Alam ko na may kilala kayong mga unsaved, maaring inyong mahal sa buhay, kapamilya, kapatid, kamag-anak, may kilala kayong mga kaibigan, mga kaklase, katrabaho. Pwede niyo pag-pray na sila po ay madala niyo sa Panginoon. Niyo pag-pray na niyo po madala ang Ebanghelyo sa kanila. Nang sa gayon, sila po mga kaluluwang inyong ipagmamapuri sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus. O ba di kayo tumulong po sa ating mga gawain? Tumulong kayo sa Taytay Ministry, sa Kamarin Ministry. O samahan niyo po ako sa San Mateo, kailangan po na magagawa din doon. O sa Cubao Ministry, kayo mag-join sa Goy Cubao. Mga minamahal, meron ba tayong pagmamapuri sa pagbalik ng Panginoong Jesus? Kung wala po, panahon na, oras na, tayo magpasya. Panginoong Jesus, gamitin niyo ako para magdala ng Ebanghelyo sa mga tao. Gamitin niyo ako, Panginoong Jesus, na magdala ng kaluluwa sa inyo. Gamitin niyo ako, Panginoon, habang ako'y lumalago, ako'y magpalago din sa iba. Kung yan po ang inyong panalangin, kung yan po ang inyong nais, kung yan po ang inyong desisyon ngayong umaga, hinahamon ko kayo, ipahayag niyo sa Panginoon, punta kayo sa harapan, samahan niyo po akong lumood sa Panginoon, manalangin tayo. Sabihin niyo sa Panginoon, mula sa inyong puso, habang kayo nakaload sa harapan, Panginoon, gamitin niyo ako. Gamitin niyo ako magdala ng Ebanghelyo sa mga tao. Gamitin niyo ako na magdala ng mga tao sa inyo. At gamitin niyo ako, Panginoon, na magpalago sa aking kapwa Kristiyano. Kung yung nais yung mga minamahal, yung panalangin yung mga minamahal, punta kayo sa harapan. Idulog niyo ang mga bagay na yan sa Panginoon. Manalangin kayo sa Panginoon, Lord, use me. Lord, use me to share the gospel to others. Lord, use me to bring others to you. And Lord, use me to help Christians grow in the faith. Panginoon, gamitin niyo ako na magdala ng Ebanghelyo sa mga tao. Gamitin niyo ako, Panginoon, magdala ng mga tao sa inyo. At gamitin niyo ako na magpalago ng mga Kristiyano sa kanilang panampalataya. Panginoon, maminamang wala tayo may pagmapuri sa Panginoon, kundi ang mga kaluluwang atin natulungang maligtas at lumago sa kanilang panampalataya. Antara ko po sa inyo, meron ba kayong kaluluwa ni pagmamapuri sa pagbalik ni Jesus? Meron ba? O wala? Takilan Diyos, maraming salamat Panginoon sa hamon, paalala, at babala. Salamat po sa mga nag-forward, silang pagpalain. Nawa niyong parangalan po kanilang pag-anais. Ninyong gamitin sila, Panginoon, upang mga kaluluwa ay madala sa inyo at maligtas. Sila rin po ay lumago, ang mga kaluluwa, sa kanilang panampalataya. O Panginoon, nawa po bawat miyembro ng Iglesia ng Bethany Cubao ay may pagmamalaki, pagmamapuri sa inyong pagbabalik. Nawa, Panginoon, lahat kami gamitin ninyo upang ang mga kaluluwa po ay maligtas at lumago sa kailang panampalataya. O Panginoon, gamitin nyo kami, Panginoon, upang maibigay Ebanghelyo sa aming mga sa buhay, kapamilya, kamag-anak, kaklase. Gamitin nyo kami po, lahat kami, sa inyong gawain, sa aming mga outreaches, sa aming mga missions.
anumang gawain sa pagbigay ng ebanghelyo, pagkapatibay ng makapatira sa iglesia, kapwa Kristiyano, Panginoon, gamitin niyo kami. Nasa kayong Panginoong Yesus, sa iyong pagbabalik, meron kayong maaaring pagmapuri sa inyong harapan. Takilan Diyos, salamat po sa inyong salita, salamat po sa inyong hamon, tamdalangin sa Panginoong Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po, purihin ng Panginoon. Tayo pinamako po sa ating pag-ibigay, ating may kapot mga handog, at ating po ang teksto para po sa ating pag-ibigay, matagpuan po si Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 9 at 10. Sa'yo po sa Kawikaan 3, 9 at 10. Parangalin mo ang Panginoon ng iyon yatang kilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mo puno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Tayo maging tapat po sa bigay po natin ikapot mga handog. Kumuha tayo ng envelopes at kung di mga minama, tayo po yung maghulog na ating tithing offering sa ating offering bag. Tayo po yung manalangin sa ating pagbibigayan. O dakilang Diyos, una sa lahat, kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, mula sa aming mga kaibigan, mahal sa buhay, at masigit, Panginoon, sa inyong harapan. Tunay nga, narito kami sa inyong harapan upang maghandog ng aming mga ikapo at mga itinatangkil, Panginoon. Basbasan niyo po kami at pangunahan upang kami po ay maging magsilbi ng instrumento ng pagpapalago ng gawain ito. Pangunahan niyo po kami lahat na makapagbigay na may kagalakan. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Thank you.
Tayo po ay magpasalamat. Laki lang Diyos na aming Ama. Muli nagpapasalamat po kami sa oras pong ito. At dalangin nga po namin Panginoon ang pera na siyang nagkaloob ng mga kapatiran ay magamit po, Panginoon, para sa iyong kalawalatian, para sa ikakalaganap na iyong salita sa maraming kaluluwa na hindi pa nakakapakinig na iyong salita. At maging sa mga pangangailangan ng Iglesia, ikaw po ang patuloy na magpuno. At dalayan po namin na patuloy bigyan ng kalakasan, kalusugan ng bawat isa sa kanila pong mga tungkulin gawain sa araw-araw. At makita po, Panginoon, sa aming buhay ang katotohanan at sa gayon ay mga tao na aming pong nakakasama sa araw-araw ay maakay po namin tungo sa iyong kaluwalhatian. Salamat po ng marami sa salapi na nakilap at ito po ay magamit, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Tayo po muli ay magsitayong lahat para sa ating pangwakas na awitin, Blessed be the Lord God Almighty. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami sa iyo ay nagpapasalamat, Panginoon, sa buong isang linggo na ipinagkaloob mo sa amin, na ang bawat isa sa amin ay inyo pong iniingatan ang kanilang mga espiritu upang sila po ay maging matatag sa kanilang mga pananampalataya. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa na kami, Panginoon, ay nilalayo mo sa anumang mga suliranin ng salibutang ito.
At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito ng aming katatapos na pananambahan. Nawa, O Diyos, ay ang aming narinig na mensahe sa umagang ito ay siyang magamit namin upang kami ay inyong pagpalain. At ang aming espiritu ay gabayan mo upang kami, Panginoon, ay higit na aming mapagpala ang aming mga tungkulin na nakaatang sa aming balikat bilang mga anak mo dito sa lupa. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa aming pastor na siya patuloy na nagbibigay ng kanyang kalakasan upang magbahagi ng ebanghelyo na siyang dinagamit ng daluyan ng pagpapala ng inyong salita upang ang bawat isa sa amin ay mapakain ng inyong mga aral. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin ngayon sa umagang ito, nawa ang bawat isang kanilang layunin sa kanilang buhay na sila, Panginoon, ay maglingkod sa iyo. Nawa, O Diyos, ipuin mo ang puso ng bawat isa na tanggapin ang hamon ng mga gawain. Kaya muli sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay, ihatid mo, O Diyos, ang mga kapatid sa kanilang mga tahanan na sila ay maluwalhating makauwi at mapagpala. Ganon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa online ngayon, na sila po ay nanonood sa aming gawain. Kayo po ang humipo sa puso nila upang sila, Panginoon, ay muli namin makapiling sa gawain ng face-to-face. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang inyong pagpapala sa buong maghapon at higit pa sa mga natitirang gawain ay kayo, Panginoon, ang magbigay sa amin ng mga bawat gawaing ito na mayroong kagalakan sa aming puso na aming sundin. Kaya muli, ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo ang kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Cristo. Amen.